Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber, lalo na sa ating mga tagapanood. Kaya ko ginawa itong video kasi meron talagang nalilito. May mga nag-message na rin sa akin na meron silang binibinta na 10 pesos NGC Nunagunal. So, pati ako mga kabarya ay nagtaka, bakit meron bang Nunagunal? So, akala ko error yung kanilang binibinta kasi Nunagunal na 10 pesos. Akala ko ay nagkamali lamang no, yung paggawa. Itong 10 pesos na barya, NGC mga kabarya, may marami kasing makikita natin na nakapost sa online na sinasabi nilang Nunagunal 10 piso. So, itong 10 piso natin na NGC ay hindi ito Nunagunal. So, ito ay round shape. So, bilog lamang ang kanyang hugis at hindi ito Nunagunal. So, marami kasing malilito pag sinasabi nating Nunagunal. Yung forma niya sa harapan is meron siyang mga design na parang Nunagunal. Ngunit hindi yan sa kanyang gilid. Yung sa gilid niya ay bilog lamang no, ang kanyang hugis. Yung parang Nunagunal na makikita nyo dyan ay design lamang dyan sa harapan. So, kaya ko ginawa itong video kasi meron talagang nalilito. May mga nag-message na rin sa akin na meron silang binibinta na 10 pesos NGC Nunagunal. So, pati ako mga kabarya ay nagtaka, bakit meron bang Nunagunal? So, akala ko error yung kanilang binibinta kasi Nunagunal na 10 pesos. Akala ko ay nagkamali lamang no yung paggawa ng planchet no, imbis na sa 5 pesos ay napunta sa 10 pesos. So yun siguro ay magiging Nunagunal pag ganun ang nangyari, wrong planchet. Pero ang pinakita sa akin mga kabarya ay talagang 10 pesos yung NGC na new generation currency. So doon sa mga hindi nakaalam talaga at doon sa mga nagpo-post na Nunagunal ay hindi talaga Nunagunal itong ating 10 peso. So ito ay hugis bilog. So para maintindihan nyo mga kabarya at malaman kung ano ang buong detalye nitong ating 10 peso. Ang ating 10 pesos ngayon mga kabarya ay mayroon siyang dalawang version. Ito ay denomination na nasa sirkulasyon. Yung una doon sa BSP series, ito ay bimetallic coin. So yun ay first issued in year 2000 with the dual profiles of Andres Bonifacio and Apolinario Mabini sa kanyang obverse. At saka yung 1993, then ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa likuran. So yun yung BSP series na bimetallic coin. So sa ngayon mga kabarya, itong current version na issued since 2018, meron niyang 2017 no, features a portrait of Apolinario Mabini on the obverse side and the kapakapa and the current logo of the Bangko Sentral ng Pilipinas naman sa kanyang reverse side. So ito yung sinasabi nila mga kabarya na parang Nunagunal. So sinasabi talaga nila na Nunagunal, binibinta nila ito ng may libu-libong price kasi Nunagunal na 10 piso. So talagang hindi Nunagunal ang ating 10 pesong NGC. So ito yun no, ang kanyang composition is nickel plated steel. Ito ay 2018 up to present. So yun yung ating bagong 10 peso na NGC. So ang kanyang hugis mga kabarya, yung dito sa NGC na 10 pesos is readed with its inscription of Bangko Sentral ng Pilipinas in italic. So yan no, yung kanyang detalye sa gilid. So hindi talaga Nunagunal mga kabarya, ito ay round. So round siya, din yung side niya is readed with its inscription of Bangko Sentral ng Pilipinas. So yun nga mga kabarya, itong ating mga 10 piso ay may mga presyo na din dito sa online. So napakarami no yung mga presyo niya dito sa online, makikita mo lalo na yung mga error na meron siyang medyo mataas ang halaga, mas mataas sa presyo ni Numista. Ngunit yung binabasihan natin talaga mga kabarya ay yung presyo ng Numista. So dito sa presyo ni Numista ang 2017 ay, so ito ay 2017, merong mint mark na pi, then 15% yung kanyang percentage. Extremely fine 73 pesos, almost uncirculated 88, then uncirculated niya is 94 pesos. So yun yung presyo ni Numista dito sa 2017 na yung ang kategory niya ngayon ay semi hard to find kasi maraming naghanap nito mga kabarya yung 2017 na 10 peso NGC. At sa 2018 naman, meron
Meron din siyang min park na pi. Ang very fine 12, extremely fine 50, almost uncirculated 62, uncirculated 62 naman. Then sa 2019, so walang detalye dito sa kanyang presyo ay 12%. So halos magkapareho lamang sila mga kabarya itong ating 2018 saka 2019. So yan o, yung ating 10 piso na 2017 ay napakarami ang mintage. So meron siyang percentage na 15%. Ngunit ay ang kategory niya ngayon sa mga collector ay semi-hard to find. Kaya meron na siyang halaga. So dito sa numismatic rarity index, so meron siyang 3.29 euro yung kanyang halaga. So yan talaga mga kabarya, no, ang pwede nating mapagbasihan sa mga presyo nitong ating mga barya dito sa presyo ni numista. So makikita nyo yan sa detalye ng numista. Kaya yun ang legit tunay na presyo nitong ating mga 10 piso. So pag sa online ka naman manood, so meron kayong makikita dito mga error. So ibigay ko na lang sa inyo mga kabarya para meron kayong pagbabasihan kung alin ba ang error doon sa mga hindi nakaalam kung paano hanapin ang error. So maganda ito sa inyo para makuha nyo kung ano talaga yung error. So ito, in GC 10 peso error coin, meron siyang 389 pesos ang kanyang price. So malaki na mga kabarya sa isang piraso, yung 389. So ayan na, makikita nyo ang kanyang error. Parang yung sa kabila ay makapal, yung kanyang edge sa gilid. Kabila naman ay nasa gilid na talaga, no, sa edge na. So yan ang dahilan ng kanyang pagka-error. Okay, so ito namang isa, ito ay NGC 10 peso error coin. So ang nag-post nito, so nagbinta nito mga kabarya, ay Habis, no, Habis. So hindi ko alam kung ito ba yung the Habis na nasa Facebook collector din. Basta ang nakalagay dito ay Habis and Toys. So ito ay NGC 10 peso error coin, 24,000 yung kanyang price. So napakalaki ng kanyang presyo sa error na 10 peso nang na-post ng Habis. So ayan, makita nyo ang kanyang error sa mukha, sa gilid, sa edge, no, then pati na sa likuran ay marami kang makikitang mga error. So yan, 24,000 ang kanyang presyo. At mayroon ito 2017 na 10 peso NG sequence semi hard to find. So yan yung sabi natin kanina na semi hard to find yung kanyang kategory. So yan, no, mayroon siyang presyo na 700 pesos ng piraso. Another na 10 peso NG sequence year 2017, so nakalagay dito is hard to find, 525 naman yung kanyang presyo. So napakamahal na rin mga kabarya yung presyo ng ating mga 10 peso na NGC. Okay, so yan lang, no. Ang gusto ko lang iparating dito na yung ating 10 piso na NGC 2017 hanggang 2019 ay hindi nonagonal. So hugis bilog lamang siya. Then meron lang siyang design na makikita nyo sa gilid, no. Meron siyang design. So hindi yan nonagonal. Ang nonagonal ay yung 5 piso na 2019 to 2020. So yun talaga ang nonagonal. Ang kanyang design na nonagonal ay sa gilid, hindi sa loob. Okay, so yan lang mga kabarya ang gusto kong ipaabot sa inyo. At yung mga presyo na nakikita nyo sa mga selling online ay totoong mga presyo. Ngunit yun ay bintahan ng mga selling online. Hindi yun bilihan ng ating mga collector. Okay, so maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan ang OMGTV channel. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, pwede kayo mag-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na bagong upload natin. So magandang araw sa lahat and God bless.